SMB, may history talaga ng biglang pag-trade ng mga dati nilang star player. Arwin Santos, may reaksyon sa biglang pagpapasibat sa kanya ng SMB. Bagong lahat ay shoutout muna tayo sa ating mga kaibigan na sina Jun Reyes, Noel Vasquez, Junix Rialo, Rudy Camiguin, Dion Mercado, Marky Bangkas, si Spencer General at si Kuya Mike TV. Ilang araw matapos wakasan ng SMB ang 12 taong serbisyo ni Arwin Santos, may reaksyon na ang tinaguruang Spider-Man. Sabi niya nakakabigla, na sorpresa raw siya talaga, pero wala namang imposible sa mundo, sabi ni Arwin Santos. Maraming nagulat sa biglang pagtitrade sa kanya ng SMB papuntang Northport kapalit ni Vic Manuel, na hindi pa rin umiinit sa upuan ng puwet matapos itong kunin ng Batang Pier sa Phoenix. Kaya marami talaga ang naniniwala, farm team daw talaga ng SMC ang Northport. Anyway, marami ang naging negatibong reaksyon sa biglang pagbitaw ng SMB kay Arwin Santos na naging mahalagang pyesa ng SMB franchise sa mga championship, kung saan isa si Santos sa mga sinandala ng team sa pagkopo ng mga korona. At ngayong 40 years old na si Arwin Santos, obviously ay lampas na sa peak ng kanyang karir. Parang walang anuman na ibinasura ng SMC ang nagawa nito para sa team. Pero sabi nga ng mga eksperto, first and foremost, ang PBA ay isang negosyo at mananatili itong negosyo anuman ang mangyari. Kaya ba walang puwang ang loyalty at utang na loob? May history ang SMB ng biglang pagtatapon o pagtitrade ng mga player na naging mahalagang parte ng kanilang team. Isa si Abit Gidaben. Bago napunta sa Magnolia Chase na naging San Miguel kalaunan, si Abet Gidaben ay isa ng all-time great na may 13 championship sa na-disband na Chris Paredmanizer. Tinanghal siyang MVP noong 1983 while playing for Pispa. Patuloy ang kanyang magandang laro nung mapunta siya sa Magnolia Chase at iginiya ang franchise sa tatlong championship. Muli siyang tinanghal na MVP noong 1987. Pero noong 1988 PBA All-Filipino Cup, kung saan ay pumang-apat lamang ang SMB, biglang itinapon si Gidaben papuntang Pure Foods kapalit ni Ramon Fernandez. Naging star player din ng SMB si Ato Agustin at naging instrumento upang wakasan ang 3-year title drought ng SMB nang kanilang mapanalunan ang 1992 All-Filipino Conference at naging season's MVP siya ng taong iyon. Nanalo pa uli siya ng 2 championship bago tinamaan ang mga injury si Agustin at noong 1996, pinasibat siya papuntang Sunkist, kapalit ni Nelson Asaitono. Naging bahagi rin ng SMB si Alan Caidic, pero ipinagpalit din ito ng SMB. At si Nelson Asaitono, bagamat hindi siya nanalo ng championship sa SMB franchise, ay nagwagi naman ng 2 best player of the conference award while playing for SMB. Siya ang naging go-to guy ng team na noon ay kino-coach ni Ron Jacobs. Pero noong 1999, ipinagpalit din siya ng SMB papuntang Papcola. At huwag kakalimutan na ganun din ang ginawa ng SMB kay Danny Siegel at Dondon Ontiveros, kahit ang dalawang ito'y malaki ang naitulong sa franchise para manalo ng maraming championship. At si Danny ay, iginiya ni Danny ay sa 8 championship ang Beermen sa kanyang 14 season sa SMB, at nanalo siya rito ng back-to-back MVP noong 2000 at 2001. Kahit sa kanyang mga huling taon sa SMB, nanatili siyang reliable scorer at naging mentor pa noon ng baguhang si Junmar Fajardo. Hindi siya itrinade ng SMB, pero hindi na siya pinapirma ng kontrata noong 2013. Kaya kinuha siya ng Meralco. So may history talaga ang SMB ng biglang pagbabasura o pag-iiwan sa ere, ika nga, ng mga player kahit malaki ang naitulong ng mga ito sa kanila. Ang pinakahuli nga ay itong si Arwin Santos.
Reaksyon ng tinaguri ang Spider-Man, napakarami raw ng pagsubok sa kanyang pinagdaanan sa buhay. Naranasan daw niyang mamasada ng pedicab noong bata pa siya. Naranasan daw niyang magboti bakal para makatulong sa kanyang pamilya. At hindi raw siya maidadaw ng isang simpleng trade lamang. Napakarami daw ng kanyang blessing na dapat niyang ipagpasalamat. Oo nga raw, nagulat siya na bigla siyang itrinade. Hindi raw talaga niya inaasahan. Ngayon daw ay magiging motivation niya ito upang mayroon pa siyang mapatunayan. So ayan lang mga idol. Salamat sa panonood. Hanggang sa muli.